Hi everyone, it's Ashley and welcome to my channel. So in today's video, what I have for you is a collective haul. Ngayong nakikita ko sila, na-realize ko na sobrang konti lang pala talaga nila. So this will be a really really quick video, I think. So yung ibang products dito na feature ko na sa iba kong videos at yung iba dito, matagal ko na rin silang ginagamit. Please give this video a thumbs up if you did like it and if you want more hauls from me. And if you're new to my channel, don't forget to subscribe so that you can be part of my little family. So without further ado, then let's begin. Let's start first sa mga products na nabili ko sa Shopee. Kasi Shopee is my favorite one-stop shop. As in, andun na talaga lahat. Hindi mo na kailangang mag-ikot-ikot pa dyan somewhere pag tinatamad ka. Hindi mo na kailangang maghanap. Mag-search ka lang dun kung ano yung kailangan mo, andun na. So, favorite na favorite ko ang Shopee. Hindi to sponsored, pero gusto ko ang Shopee. First is nabili ko doon itong ring light. Napakamura lang nito, guys. 175 lang ata to. I will leave all the shops down below. Pero ito, ginagamit ko to minsan sa mga makeup tutorials, kung pangit yung lighting. Effective siya sobra. Pero minsan, parang may linya-linya akong nakikita yung black-black. Parang may ganun siyang effect kapag nagbi-video. Pero all in all, perfect shot for selfies and yeah, yun lang. So wait lang, i-open natin. Ito yung itsura niya, guys. Lalagyan mo siya ng battery sa likod, malamang. Pero ito may 3 levels. Actually, wala akong battery ngayon at tinatamad ako. Pero may 3 levels ito. Yung lowest light, yung medyo medium, tapos very very high light. Yun. Basta may 3 levels. So bumili din ako ng mga makeup brushes sa Shopee, which is the feature ko na dun sa December favorites. So, ito siya, guys. Wait lang. Actually, hindi ko dapat ito isasama sa haul, pero isasama ko na din. So, ito yung mga makeup brushes na yon. So, 5 foundation brushes, tas 5 eye brushes. And bumili na din ako nung brush cleaner. Effective naman siya, guys, kahit fake lang siya. Every time na nirarub ko yung brushes ko dito, as in, nakikita mo yung dumi na nagfo-fall off. So, this is ata for only 25 pesos. Napakamura lang. The next are these glasses. Akakainis kasi hindi ko naman ginagamit masyado. Kasi sabi ko sa first day of school na everyday ako mag-glasses this sem and hindi ko na naman siya natupad. Na bumili pa ako ng 2. Hindi ko rin naman nagagamit. Ito, plain brown. Parang perfect lang siya for everyday pag gusto mo lang magmukhang matalino. And ito naman pag gusto mong pumorma ng onte. Yan. So, next ones are makeup. Pero different shop to, guys. Iuna ko na tong e.l.f. na eyebrow kit. Na-feature ko na to sa aking eyebrow routine, which will be linked on the description box. Love na love ko tong eyebrow kit na to. Grabe. 250 pesos, guys. Ang mura lang. So, kita nyo, guys, super nagamit ko na yung brown color. Ito, wait, nakita nyo yung ano ko, wait. So, nakita nyo dito, ito, powder siya, which is nagagamit ko siya minsan sa eyes ko for eyeshadow, ganyan. So, parang ang gandang duo nila sa eyes tsaka sa kilay. Next is itong Maybelline Fit Me Concealer. And super ganda ng coverage kasi sobrang thick ng consistency niya. So, 350 pesos lang to, guys. So, the next ones are chokers. Unahin ko na yung suot ko ngayon. Ito, yung parang mahahabang choker na tapos may design sa baba. Yan. And then, the next is ito na may gold sa gitna. Papakita ko na rin to if I remember dun sa aking December favorites. Andun to. Karas karamihan nandun. The next is a watch, which is a fake watch, yung Daniel Wellington na watch. Pero at least, hindi siya mukhang fake pag sinusuot ko. Ang dami kong nalilin lang sa school na, wow, naka-Daniel Wellington. Tapos pag sinasabi ko namang fake, weh, talaga. Parang hindi pa sila naniniwala na fake. Pero fake lang talaga to, guys. Actually, 350 pesos, 2 nito. So, yung isa, binigay ko sa aking friend. And yung ito, yung brown, yung sa akin. Cute naman siya. Yung black sana yung gusto ko. Kaya lang, mas malaki yung circle, which is parang panlalaki. So, yun yung binigay ko sa friend ko. Next one is a skincare product. Ito yung Lily's Touch na Miracle Cream. I saw this from Ate Michelle.
Michelle D na lang, sige. I saw this from one of Michelle D's skincare routine. And ito yung gamit na yung mga Lily's Touch products. Actually, gusto ko rin bumili nung Diamond Peel, which is pang-exfoliate. Pero para kasing ang mahal, sobra. 800 plus ata for a cream. At ito, 250 pesos. Pero hindi ko siya matagal na nagamit kasi ayoko yung scent masyado niya. Para siyang super overpowering na alam mo yung pagpasok mo sa spa tapos yung bubungat sa'yo ng mga amoy ng lotion, ganyan. Ganun yung amoy niya. Pero all in all, effective. Meron siyang sunscreen which is good. Nagamitin sa morning at least ito na lang yung i-apply ko. Meron ka ng moisturizer, meron ka ng sunscreen. Pero yun nga, hindi ko siya masyado nagagamit. Hindi mo lang naman to sa face, pwedeng magamit, pwede rin sa underarms or sa mga dark spots. Next is a Korean skincare item which I just bought and I am so excited of this one. This is the C2O Regional Pure Vitamin C2O Serum. I invested 750 pesos for a skincare routine which is this one. Gustong-gusto ko kasi, ang number one na problem ko sa face ko is yung dark spots ko, which is left from my pimples. I think ang tawag dito is post-acne inflammatory blah blah blah. Basta yun, nabasa ko na yung mga creams or mga toners na nagko-contain ng ascorbic acid is effective pampalitan ng mga spots. So, nung nakita ko to, hindi na ako nag-atubili, hindi na ako nagdalawang isip na bilhin to. And I saw so many reviews about this na super effective daw, na super gumana daw sa kanila. Kakabili ko lang kasi kaka-deliver lang nito. So, 2 days ko pa lang siyang magagamit and hindi ko pa nakikita yung results. Siguro someday kapag gumawa na ako ng skincare routine at effective sa akin, isasali ko to dun. Routine na lang talaga guys. So the next is from Lazada. I bought this beauty care massager. Mura lang nito, 175. Grabe. Pero okay lang. Hindi ko pa siya nagagamit kasi wala pa akong battery para dito. Pero ganyan yung itsura niya. Ang mahal kasi nung actual na Vanity Planet ba yun? Crystals niya, all I can say is malambot siya, hindi siya matigas, so okay lang siya na gamitin sa mukha. And kahit ganun siya kamura, yung quality niya, hindi naman ganun kababa, so okay pa din naman. Let's proceed sa mga nabili ko sa department stores. First one is ito, moisturizer from Celotech. Hindi ko pa siya nagagamit, pero binili ko siya kasi non-comedogenic and feeling ko maganda siyang base for makeup. So, last is the Maybelline Color Show Blush which I featured from my last video which is my Valentine's Day makeup. So, go watch it if you haven't. So, ito, finiture ko siya doon. Gustong-gusto ko to kasi parang sobrang light lang. Nakikita nyo ba? Wait. Ayan guys, kung nakikita nyo, super light and super fresh lang siya tignan sa face. Yun lang guys, yun lang yung mga napumili ko. Sorry, sobrang konti lang. Pero next time, mag-iipon ulit ako. Tapos ipapakita ko ulit sa inyo yung mga nabili ko from different shops. So that is it for this haul. I hope that you enjoyed and liked this video. Please don't forget to subscribe on my channel to see more future videos from me and to be updated every time na nagpo-post ako ng video. And also like this video if you want more hauls from me. I will see you guys on my next video. Bye!